Oh, mga kakusina, mayroon tayong dalawang klase ng meal ngayon na kung saan ay siguradong swak sa sustansya at swak pa sa budget sa inyong mga bulsa. Malunggay, isang lata ng mackerel sardines, bawang at sibuyas. Ito lamang ang apat na ingredients na kailangan natin at syempre ang bida ay ang mackerel sardines. Ang kailangan lamang naman nating gawin ay syempre igisa ang apat na rekado na to at presto, wala na tayong kakailanganin pang ibang pampalasa. Medyo hindi ko alam kung anong hinahanap ko pero na-preheat na natin ang ating mantika kaya ready na tayong magsimula sa pagigisa. Unahin natin ng konti yung marami-raming hiniwang sibuyas. Pag medyo transparent na yung ating sibuyas, mamaya lang ng konti, maaari mo nang isunod ang iyong bawang. And then after nun, hihintayin lamang natin na kumulay ng kaunti yung ating bawang. Pwede na natin ilagay yung ating isang lata ng medyo may kalakihang mackerel sardines. So, nasa sa inyo kung ano ang pipiliin nyo na lata ng mackerel, kung ito yung malaki o maliit-liit, depende sa dami ng kakain. Pero syempre, kagaya ng sabi ko, kung nagmamadali ka, mainam ito na gawing mabilisang putahe sa inyong mga bahay. So, lalagyan nyo lamang ng, o sasamahan lamang natin ng isang baso ng tubig o katumbas ng isang tasa. Tapos, pakuluan, hayaang kumulo ng mabuti, at habang kumukulo, ilagay na natin ang ating dahon ng malunggay. Yan. Hindi na natin kailangang lagyan ng kahit anong pampalasa. Dahil ang ating mga dilatang pagkain ay meron na itong sariling alat at sariling linamnam. Ngayon, pakuluan lamang natin siya ng ilang minuto at presto pagkatapos niyan. Eto na ang ating napakasarap na ginisang mackerel with moringa leaves. Swak sa budget. Bye at salamat sa inyong masusing panonood sa aking munting kusina. At ang ating ikalawang recipe ay ang red sauce sardines with ampalaya leaves. So, ang bida, si 555 red sardines, hindi maanghang, sibuyas at bawang, yan lang ulit ang gagamitin natin. At syempre, huwag natin kakalimutan hugasang mabuti ang ating dahon ng ampalaya. Hugasan lamang pong mabuti upang matanggal ang mga nakadikit na dumi at buhangin nito sa kanyang mga dahon. Importante na malinis lagi ang ating mga gagamiting ingredients. Buksan na natin ang lata ng sardinas. Ilagay sa isang sisidlan para masigurado tayo sa mga kalidad na ginagamit natin sa ating mga ulam. Yan. So, pwede na natin siyang igisa. Nag-preheat na ako ng ating mantika. Unahin ulit natin ang ating sibuyas. Yan. At pagkatapos, pagkaraan lamang din ng ulit na ilang saglit, pero sandali muna. Ayan. Tingnan muna natin at subukan na maging transparent ang sibuyas. Kaluin ng bahagya. Pwede na nating isunod kaagad pagkatapos naman ng ating bawang. Kasi kahit papano, mailuluto naman ito ng sabay-sabay at maayos dahil pakukuluan pa rin naman natin siya ng bahagya. Kailangan lutuin ng maayos ang bawat pagkain na ating ihahain sa lamesa. Yan. So, medyo pwede na ito. Kaya, pwede na rin nating isunod sa kanya. Kahit papaano, maayos na ang kulay ng ating bawang at sibuyas. And so, kung makikita nyo, may dahon-dahon pa ng konting malunggay yung ating pan. Kasi ito rin yung ginamit ko na pan kanina nag-isa tayo ng ating unang recipe. Ito na po. At pwede na nating ilagay ang ating red sardines. So, ang ating sardinas
na lokal ay medyo may kaliitan ng mga laman. So, dagdagan lamang natin ng konting sabaw upang kahit paano mapakuluan pa natin ng mabuti ating sardinas at lumasa sa kanya yung bawang at sibuyas. So, hindi po natin ulit kakailanganin ng asin at paminta dahil sabi ko nga, ang ating mga dilata ay sadyang may lasa na. Ilagay na natin ang ating dahon ng palaya and then takpan. Bigyan lamang natin ng mga 2 hanggang 3 minuto at presto, okay na ito. 2 hanggang 3 minuto, maaari na nating ihain sa ating lamesa. So, okay. Kung nagustuhan nyo yung ating recipe for today, like, share, subscribe. At pwede na tayong maghain ng 2 mga sulit at swak sa budget na mga putahe. Lalo na kapag tayo ay nagmamadali, ito ay okay na okay sa atin at sa ating pamilya. Hindi naman natin tinipid dahil nilagyan din natin ng mga masusustansyang dahon na kailangan at mabenepisyo sa ating pangangatawan. So like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye! Please do not forget to push the notification bell down below to get more updates. Bye!